Ngayong araw nga mga idol, ibinalita ng Los Angeles Lakers na balak nga nilang alisin itong si DeAndre Jordan at si Kent Bazemore. At mga idol, binalita rin dito ni Sam Saranya na ito nga daw si DeMarcus Cousins ay isa ng free agent. Matapos nga yan na mapagdesisyonan ng Milwaukee Bucks na alisin na nga siya para nga magkaroon sila ng roster flexibility. Mga idol, yan nga ang nagumpisa ng rumor ng Los Angeles Lakers ay baka ibinabalak nga na kuhanin si DeMarcus Cousins. At yan nga rin mga idol ang mga hiling ng mga Lakers fans. Sobrang laking upgrade nga daw nito ni DeMarcus Cousins kaysa kay DeAndre Jordan. Ayon nga sa kanila ay kayang-kaya nga daw nito ni Cousins gumawa ng kanyang sariling opensa kahit wala nga tulong ng kanyang mga teammate. Ito nga si DeMarcus Cousins mga idol sa 17 games na paglalaro niya sa Bucks ay nag-average ng 9 points per game, 5.8 rebounds. At bago nga siya alisin ng Milwaukee, sa laban nga nila ngayon, nagtala siya ng 15 points, 10 rebounds, 3 steal at 1 block sa 20 minutes na kanyang paglalaro. Very productive nga yan mga idol at hinihiling nga ng Lakers fans na siya na lang daw sana ang ipalit dito kay DeAndre Jordan dahil malaking tulong nga daw ito. Pero kayo mga idol, ano ba ang opinion nyo? DeMarcus Cousins kapalit ni DeAndre Jordan dito sa Lakers? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. Sa ating susunod na balita naman mga idol, eto nga si Zion Williamson, patuloy nga daw na nagpapagaling sa kanyang injury. Pero sinabi ng Pelicans mga idol, magkakaroon na nga daw ng sariling mga doktor or sariling medical staff itong si Zion Williamson habang nga lalayo muna siya sa kanyang team na New Orleans Pelicans para nga makapag-focus sa kanyang rehab. Yan nga mga idol ang latest update sa kanya. Lalayo muna nga siya sa kanyang team para makapag-focus siya sa pagre-rehab ng kanyang injury. At sa ating susunod na balita naman mga idol, good news tayo dito kay Stanley Johnson. Sinabi kasi ng isang Lakers reporter mga idol na ang Lakers nga daw ay likely to sign itong si Stanley Johnson sa isa pang 10-day contract. Yan nga mga idol ang napiling option ng Lakers. Hindi pa nila gustong isign itong si Johnson mga idol sa isang buong taong kontrata, kundi sa 10-day lang muna. Siguro nga gusto pa rin nilang makita kung ano pa ang kayang gawin ni Stanley Johnson bago nga sila mag-commit sa isang buong taon na kontrata. Kayo ba mga idol, sang-ayon dito sa galaw ng Los Angeles Lakers? 10-day contract muna kay Stanley Johnson? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At yan ang nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!